ginagawa nyo? Wala naman po, Mami. At kung yung tungkol naman po sa vase, wala po kayong dapat ipag-alala. Ay! Ah, anong tungkol sa vase? Magsabi kayo ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Tumabi ka nga dyan, Doraemon. Padaanin mo ako. Gusto kong makita yung vase. Alis dyan, papasok ako. Huwag na po, Mami. Ayos lang po yung vase. Eto na lang. Umalis ka sa akin dyan eh. Bakit ayaw mo akong padaanin? Paanin mo ako sinabi? Doraemon, ano ka ba? Alis mo kayo padaanin. Ano ba pinag-aawayan nyo dyan? Ano ka ba naman, Doraemon? Sa ginagawa mong yan, baka isipin ni Mami na may ginawa tayong kasalanan. Pasensya na po, Mami. Sige po, pumasok na po kayo. Hindi na ako aharang. Wala ba talagang masamang nangyari doon sa Kakiman vase? Opo. Ito po, tingnan nyo. Teka, ano ba yan? Kuya, lumabas po mo. Okay kayo. Ano bang ibig sabihin ng frutas na yung Doraemon? Nasaan yung vase? Ano yan? Lumita, hindi Kaki Lemon. Kaki Mon vase yun. Ano? May nangyari po ba sa base? Ah, wala naman. Ang akala ko kasi nabasag nyo. Ay, grabe. Napakaganda talaga ng face na ito, no? Ay, huwag nyo na akong bibiruin ng ganun, ha? Kinabahan ako doon. Ay. Mabuti na lang naisip mong gamitin ng graffiti pen. Pero basag pa rin ang base. Hindi naman natin sila pwedeng lukuin na matagal. Kung ganun, gamitin na lang natin ang time wrapping cloth. Nawala. Pinahiram ko pala kay Suneo at sinisingil ko siya ng 10 yen bawat araw. Bakit yung ginawa na hindi ko alam? Pasensya na. Pinuntahan siya. Ha? Lagot na. Kailangan ko pa naman yun. Wala akong magagawa. Mamaya ako pa yung masusole. Pagbalik pa niya. Ay, sige na nga. Basta pagbalik niya, ibalik mo ka agad sa akin yun, ha? Kailangan na kailangan ko yun. Sige, dadalik ko sa'yo. Lagot na ako. Anong gagawin ko ngayon? Hoy, Lumita! Ano ba? Hanggang kailan ka ba tatayo dyan? Gumalo ka naman! At saka bakit hindi ka sumasagot sa akin? Ginagalit mo talaga ako, ha? Magsalita ka! Aray! Matigas ka, ha? Bubugbugin na talaga kita! Kailan ka pa naging ganyang katigas? Ito talaga, ha? Aray! Kamusta, Nobita? Pasensya na, may kailangan pa akong gawin. Parang ginagalit na ako, ha? Aray! Dalawa si Nobita? Paano? Uuwi na ako! Kailangan magawan ko ng paraan yung base! Ayan, sa wakas, tapos na ako mamalansya. Eh, kung punasan ko na lang kaya mo na yung vase. Napakaganda talaga ng vase na ito. Ano ba yan, Nobita? Nagdahanda ka naman dyan! Hindi niyo po pwede ito hawakan! Ano ba pinagsasasabi mo, Nobita? Ngayon na yan, isosole. Nakakaya naman kung hindi yan lilinisin bago ibalik. Ano ka ba? Ako na lang po, maglilinis na ito. Delikado po, baka mabasag niyo ang base. Kaya huwag niyo na po itong hawakan. Sige na po! Lagot na talaga ako. Parating na si Daddy. Mamayang konti lang, nandito na siya. Doraemon! Nasaan ka na ba? Tulungan mo ako! Talagang napakaganda ng vase na pinahiram mo. Palagi ko nga tinitingnan yon kapag nasa bahay ako eh. Natutuwa naman ako at nagustuhan mo yon. Pero kailangan ko na isoli yun sa'yo dahil kapag nagtagal pa yan sa amin, baka mabasag pa. Wala pa naman akong pambayad dun. Alam mo kasi, may anak akong lalaki at talagang napakalikot niya. Nandiyan na sila! Hala, anong gagawin ko? Gusto ko sana magtagal pa sa amin yung vase, pero mabuti nang ibalik yun sa'yo bago pa mabasag. Naintindihan ko, ganyan talaga kapag may bata sa bahay. Alam ko na, pwede ito. Sana nga lang pagdating natin doon sa bahay namin, buo pa yung vase na yun. Parangin ko sila. Eto, nandito na tayo sa bahay. Huh?
Nagkamali lang pala ako. Akala ko bahay na namin. Ay, grabe. Sarili kong bahay. Nalimutan ko. Oo nga, tumatanda ka na. Nakita ko ito doon sa kwarto mo. Ano ba itong nakabalot na ito? Yan po yung vase eh. Ha? Ito yung vase? Ha? Ano po ba yan nakabalot na yan? Buksan nyo naman po yan. Gusto kong makita. Pwede ba, Doraemon? Huwag ka nga makikialam dito? Hindi nabasag ang vase? Siyempre naman po, hindi po yan babasagin ni Nobita. Oo nga, Mami. Iningatan ko po yan mabuti. Nasaan naman bahay ko? Alam ko dito lang yun eh. Sakit ka lang pa ako eh. Nandito na ako! Nandito na ako, Doraemon! Welcome home! Ano ba naman to? Nakakainis! Bakit, Doraemon? Anong problema? Yung 22nd Century Department Store, hindi na sila nagbago. Palagi pa rin sila pumapalpak. Palagi na lang sila nagkakamali sa mga dinideliver nila. Hindi naman Kaguya Robot ang in-order ko, pero itong pinadala nila sa akin. Kaguya Robot? Doraemon, para sa naman ang robot na yan? Ginawa ang robot na yan para sa matatanda mag-asawa na wala pang anak. Ano naman ang gagawin ko dyan sa Kaguya Robot na yan? Nakakainis talaga. Mamaya, ibabalik ko yan sa kanila. Bakit lagi nila sila nagkakamali? Nakakainis. Ano ito? Mga hakbang sa paggawa ng Kaguya Robot. Una, kunin ang capsule na may lamang artificial cell at makakagawa ka ng robot na kamukha ng tao. Pangalawa, itanim ang capsule sa puno ng kawayan. Pagkalipas ng isang araw, mabubuo ang katawan. Pangatlo, ilabas ito sa kawayan at magkakaroon ka ng isang batang babae na kasinlaki ng tao. Ang capsule na ito, magiging batang babae? May mga kawayan sa likod ng school namin. Okay na siguro dito. Paano ko kaya ito ipapasok dito? Aba, hinigop ng kawayan ng capsule! Ha? Mukhang magiging masaya ito! Ang aga mo naman matulog, Nobita? Napagod kasi ako kanina! Teka, nasa na? Nakita mo ba yung Kaguya Robot? Yun ba? Kinuha na uli ng nag-deliver? Talaga? Sinabi mo ba na i-deliver nila yung order ko? Siyempre naman! Bakit parang kinakabahan ako? Ha? Ang galing! Umiilaw pa! Nandito na ako! Ayan! Tamang-tama, wala dito si Doraemon! Pasensya na! Wala akong panahon magpaliwanag! Bayaran muna ang damit mo! Nakita! Wow! Ang cute niya! Kaguya, pwede ba kita maging kaibigan? Oo. Oo, Rao, napakamasunurin niya. Kahit saan ko siya tignan, parang totoong babae siya. Kakain din kaya siya ng merienda? Ano, masarap ba? Oo. Nagisa? Anong nandiyan? Baka may pinulot ka na naman po. Hala, Mami! Huwag kayong mag-alala! Gumagawa lang po ako ng assignment! Pupawala na kayo! Ay, muntik na yun ah! Si Mami yung tumawag sa'yo kanina. Mag-iingat ka sa kanya dahil nakakatakot siya nila lang. At tandaan mo, hindi ka dapat nila makita. Oo, mag-iingat ako. Nakakatuwa ka talaga, napakamasunurin mo! Ano man sasabi mo, ang ganda dito sa labas, di ba? Oo nga. Pero kapag nasa labas ka, kailangan mo mag-ingat. Maraming delikadong bagay dito. Mga sasakyan, aso, at kung ano-ano pa. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Nakakainis ka talaga, Nobita! Yan ang damit ko!
Pasensya ka na kanina. Oh, ano ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Ang totoo kasi, isa siyang robot. Ako ang gumawa sa kanya. Ako nga pala si Kaguya. Isa siyang robot? Talaga, robot yan? Ang cute niya, hindi ba? Sayang, kung kay Nobita ka lang mapupunta, sa amin ka na lang makipaglaro. Pumunta ka na lang sa bahay namin. Marami akong laruan doon. Sige! Hindi pwede! Huwag niyo nga siyang yayain! Anong mo sa baron? Okay lang naman sa kanya. Ano ba problema mo? Hindi ako papayag na saluhin mo siya. Huwag mo naman siyang ipagdamot, Tobita. Nawala siya! Anong pangalan mo, Binibini? Kaguya! Pwede bang malaman kung saan ka nakatira at kung sinong mga magulang mo? Lumayo ka sa kanya, Kaguya! Robot ko po siya! Ako lang may karapatan sa kanya! Robot? Sorry na, Doraemon! Walang kwenta, sorry mo! Gumawa ka na naman ng isang bagay na hindi mo na nag-isip kung anong pwede mangyari! Kahit robot siya, wala pa rin siya pinagkaiba sa tao! Anong nang gagawin mo sa kanya ngayon? Anong gagawin? Kailangan may balik na agad natin siya sa palpak na 22nd Century Department Store na yon. Bakit naman? Basta isoli mo siya. Bakit? Kaya mo ba siyang palakihin mag-isa? Sa tingin mo ba magiging masaya siya sa'yo? Tingnan mo. Pag mas naman malungkot niyang itsura habang tinitignan niya ang bilog na buwan. Tao po. Huh? Magandang gabi po. Ako si Chukigata. Anandiyan ba ang anak ninyo, Mrs.? Opo. Kayo yung matanda kanina! Nagulat ako nung makita ko si Kaguya. Bigla akong naalala ang anak ko dahil kamukhang-kamukha ni Kaguya ang anak kong babaeng 15 taon nang patay. Wala akong pakialam kahit robot siya. Palalakihin ko siyang parang tunay kong anak. Gusto kong ampunin si Kaguya. Pakiusap, pumayag na kayo. Magiging masaya ka, Kaguya. Oo. Maraming salamat sa inyo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan ninyo. Bye-bye, Kaguya. Mamimiss ka namin. Bye-bye din sa'yo, Nobita. Paalam. Bye-bye! Hulog ng langit ang pagdating ni Kaguya. Oo nga.